Hi guys, for today's vlog is magluluto ako ng beef kaldereta. So, ang pagluto nito is madali lang. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating beef kaldereta. Siyempre, ang ating beef, ang ginamit ko is yung purong laman. Wala itong bone. Yan. And then, kailangan natin ng salt, pepper, at saka garlic powder na tig 1 teaspoon. So, pinagsama-sama ko na. And then, soy sauce and vinegar. Kinumbine ko na siya kasi kailangan muna nating palambutin yung ating beef ng vinegar at saka ng soy sauce. So, yung description, yung mga ingredients, ilalagay ko na lang sa description. And then, tomato paste, onion, garlic, potato, and then carrots, and then chilli. So, ang gagamitin ko is 10 piraso kasi yung husband ko is mahilig sa anghang. So, 10 ang ilalagay ko. And then, kailangan natin ng water kasi pakukuluan natin ang ating beef. So, syempre, ilalagay muna natin ang beef kasi kailangan natin siyang palambutin. So, ilalagay ko na ngayon yung ating beef. And then, pag nalagay na natin yung beef, ilagay na natin yung ating soy sauce and vinegar. And then, yung ating salt, pepper, and then garlic powder. And then, yung ating water. Yan. Sa akin, ang ginagawa ko, hindi ko siya hinahalo. So, hayaan ko muna siyang kumulo. Doon ko siya hahaluin para yung ating vinegar at saka yung soy sauce is maglasa talaga dun sa ating beef. So, ngayon, itong ating patatas and carrots, mamaya, ipo-fried natin yan pag igigisa na natin ang ating beef kaldereta. So, syempre, itatabi ko muna yung ating tomato paste, onion, garlic, and then yung ating chili. So, hayaan ko muna natin siyang pakuluan hanggang sa lumambot yung ating beef, and then doon na tayo mag-igisa ng ating beef kaldereta. So, hahayaan ko muna siyang lumambot. So, ayun guys, malambot na yung ating beef. So, ito na siya. So, itatabi muna natin yan at saka yung pinagkuluan ng ating beef kasi gagamitin natin to later pag igisa ko na siya. So, ngayon, nag-init ako ng oil kasi i-fried natin yung ating patatas. At saka yung ating carrots. Para malambot siya pag ginisa na natin. Yan. So, ipa-fried ko muna sila. Pwede natin pagsabayin yan kasi ilalagay natin din sabay mamaya pag ginisa na natin. Yan. So, ipa-fried ko muna ang ating potato and then yung ating carrots. And then, ipapakita ko na sa inyo paano ko siya igisa. So, ayun guys. Na-fried ko na yung ating potato and then carrots. So, itatabi ko ngayon muna to kasi igigisa muna natin yung ating beef. Yan. Yan. So, itatabi ko muna to and then ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya igisa. Ayan. So, natabi ko na yung ating potato and carrots. So, tatabi ko muna to. Mag-start na tayo mag-isa ng ating onion. So, una muna ang onion.
So, igisa lang natin siya. Mag-saute lang tayo. And then, after ng ating onion, is yung ating garlic. Yan. So, gisa-gisa lang. Yung iba, nilalagyan nila ng cheese. Eh, ako kasi, actually, hindi ako, yung husband ko, ayaw niya kasi ng may cheese sa food. So, kaya hindi ko siya lalagyan. Actually, hindi pa niya natikman ang beef kaldereta. Natikman niya yung chicken kaldereta, pero ang beef hindi pa. So, later, ipapatikim ko sa kanya. And then, try ko kung papayag siya, mag-reaction siya sa first time niyang mag-taste ng beef kaldereta. Yan. So, nasaute ko na yung ating garlic at onion. So, ilalagay na natin ngayon yung ating beef na pinalambot. So, igisa lang natin siya. Hindi ko alam kung ganito din kayo magluto ng beef. Pero sa amin kasi sa Pampanga, ganito kami magluto ng beef. Yung iba kasi, ang ginagawa, pinagsama-sama ng pinapakuluan kasama yung carrot at saka patatas. Kami hindi. Sineseparate muna namin. Yan. So, nag-isa na siya. Ilalagay na natin ngayon yung ating pinakuluan dun sa beef. Yan. Yan. So, hayaan muna natin siyang kumulo. Pag kumulo na siya, next natin ilalagay is yung ating tomato paste. Pansin nyo, hindi ako gumamit ng tomato sauce kasi ang tomato paste dito sa UK is malasa. So, hindi na kailangan ng tomato sauce. So, magto-tomato paste lang ako. So, ayan, kumulo siyang kumulo ng 10 minutes and then ilalagay ko na ang aking tomato paste and then next, yung ating patatas and carrots. And then last yung ating chilli. So ayun guys, 10 minutes na. So ilalagay ko na ngayon yung ating tomato paste. So kailangan natin siyang tunawin. Yung tomato paste, yun yung pampalapot ng sauce ng ating kaldereta. Yan. So, pag tunatunaw na yung ating tomato paste, next natin ilagay yung ating patatas and carrots. Yan. So, ilalagay na natin siya ngayon. Yan. So, hayaan ko siya ulit ng 10 minutes and then mag-a-add tayo ng half cup ng water sa ating beef kaldereta. So, ayan ko muna siya ng mga 5 to 10 minutes. So, ayan guys, 10 minutes na. So, maglalagay ako ngayon ng half cup ng water. Kasi pakukuluan muna natin siya ulit.
Yan. So, after 10 minutes ulit na pakuluan, iti-taste mo siya ngayon kung nasa sayo, kung gusto mong medyo maalat or sakto lang. So, dahil nga ang husband ko is mataas yung tolerance niya sa salt, so magdadagdag ako ng konting salt pag malapit na siyang maluto. So, hayaan ko muna siya ng 10 minutes. And then, last kong ilalagay is yung kanyang chilli. Yung chilli pala, yung iba, chinachop-chop nila. Ako hindi, kasi ang husband ko, gusto niya kasi is kinakain niya ng ganito. Kaya ang lalagay ko is 10 pieces. Yan. So, hayaan ko muna siya ng 10 minutes na kumukulo. And then, last is yung chilli. And then, luto na siya. So, ipapakita ko sa inyo pag itin-transfer ko na siya sa bowl. So, yun guys. Ilalagay ko na ngayon yung ating chilli. Yan. So, another 10 minutes para lumambot lang yung chilli. And then, duto na siya. So, itatransfer ko na siya later sa aking bowl. Yan. Itatransfer ko siya dito later. So, another 10 minutes. Hayaan ko lang siya. And then, duto na. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung aking finished product ng aking beef kaldereta. So, ayun guys. Syempre, gusto ko muna magpasalamat sa aking mga member at sa aking Power Watch family na walang sawang sumusuporta sa akin. At syempre sa aking mga viewers na nanonood sa aking mga upload. And then, gusto ko muna magpasalamat din sa mga nanonood din sa aking husband sa kanya mga reaction. So, ayun guys. See you ulit sa susunod na ulit na upload.